advice lang. Okay, para sa pinimula, gawain, okay, gawain 2.1, i-click nyo lamang to. Okay? Pagbasa at pagsagot sa tanong tungkol sa maikling teksto. So, meron kayo dito ang babasahin, maikling teksto, babasahin nyo lamang. Click natin yan, loading. Okay na? Okay. Ayan. Babasahin nyo, papalakihan ko lang to ng konti. Okay. Paano ba tayo? Mamaya ako i-check yung sinulat nyo sa chat. Okay, ito, babasahin nyo lamang ang maikling teksto, ang pamagat ay kaarawan na ni Ron. So, hindi ko nababasahin kasi kayo dapat ang magbabasa nito para kayo ay masanay. Hindi nyo masasagutan yung quiz kung hindi nyo ito babasahin. Okay, may mga salitang nakasalungguhit dito, kagaya ng spaghetti, lumpiang Shanghai, cake, tricycle, yan, sport. Cellphone. Mamaya, aalamin natin, ano ba yung mga salitang yan? Bakit ba yan may salungguhin? Okay? So, i-click nyo lamang tong preview quiz now. Hindi ko na i-click kasi naglo-loading, ha? Okay? Nakuha ba? Apo. Narinig ba ako? Apo. Okay, so hindi na i-click ni teacher yung preview quiz now. Kasi tumatagal tayo sa paghintay sa LMs. Kasi maraming gumagamit. Okay, so dito tayo sa learning 2.1. Ito yung paglalahad. Ito, wala naman kayong sasagutan dito. Hintayin ko lang matapos yung anak ko maingay. Okay na? Okay. Teka, palakihan ko lang ha. Sino yung gustong bumasa ng mga... Ang babasahin lamang ay yung salitang may salungguhit. Magtatawag ako ha, walang gusto sumagot. Si Robbie Rose Angel. Robbie Rose, pakibasa nga yung mga salitang may guhit dito sa kaarawan na ni Ron. Spaghetti. Ah, spaghetti. Sino pa yung gusto next? Si Renzo. Renzo, pakibasa nga. Teka, lagot. Ano ko na yung spotlight? Opo, teacher. Ayan. O, nabasa na ni Robbie Rose yung salitang spaghetti. Okay. Next, si Renzo. Lumpiang Shanghai. Next, si... Ako, teacher. Sean, pakibasa nga ito. Nakikita mo yung pointer ni teacher? Opo. Next, anong basa dyan? Tricycle. Okay, next, ang babasa ay si Dan Albert. Ito nga, pakibasa nga yung pointer, yung tinuturo ng pointer ni teacher. Kita mo, Dan Albert. Cake. Okay, next, si Lucas Albert. Pakibasa nga ito. Cellphone. And next, si... Andyan ba si Romel? Wala si Romel. Okay, si ano na lang? Si Altea Luis. Altea Luis, pakibasa nga. Okay, basketball set. And last, si Charmaine. Nandiyan na ba si Charmaine? Wala si Charmaine. Jarlene, pakibasa nga. Sport. Okay, sport. Ano kaya ang tawag sa mga salitang yan? Kulingin nyo, anong tawag? Napansin nyo? Yung mga salitang yan, may English term, di ba? Tapos, nagtinagalog mo, nag-iiba yung spelling, pero yung bigkas, yung pa rin, kagaya ng spaghetti. Diba? Sa English, pag binasa yung spaghetti pa din. Yung cake, sa English, pag binasa mo yung cake pa din. Di ba? Okay, yung sport, ganun din. So, ano kayang tawag sa mga salitang yan? Alam nyo ba? Ha? Hiram na salita. Okay, hiram na salita. Tama. Ang mga salitang nakasalungguhit ay hindi likas na mga kataga sa wikang Pilipino pero ginagamit sa pakikipag-usap.
ang tawag sa mga ito ay mga salitang hiram. Walang katumbas na salita sa Pilipino mga salitang ito. Marami sa mga salitang ginagamit natin ngayon sa pagsulat, pakikipag-usap o ano pa mang paraan ng komunikasyon ay mga hiram na salita. Kayo, marami kayong ginagamit na salitang hiram sa bahay gaya ng laptop, tablet, diba? Ginagamit natin yan sa bahay. Facebook, may messenger ka ba? Diba? Mula yan, may mga salitang hiram na ginagamit natin na walang katumbas sa Filipino, sa wikang Filipino. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng mga salitang hiram na walang katumbas sa wikang Filipino. Ay, nawala sila. Wala ang kausap. Computer. Ref po, teacher. Ha? Okay, ref. Ano pa? Computer. Toothpaste. Di ba may mga kinakain din kayo na wala namang katumbas sa wikang Filipino? Hot dog. Yan. Ano pa? Teddy Bobo. Di ba madami? Madami tayo mga salitang hiram na walang katumbas sa wikang Filipino. Ayan, ito. Gaya niyan. Yung cake. Ang pinagmulan niyan, Ingles. Sa salita sa Pilipino, cake. Ganyan yung spelling. So, yun ibig sabihin niyan. Isang matamis na tinapay na niyahanda kapag may kaarawan. Then yung cellphone, Ingles. Sa Ingles, yan. Pero sa salitang Pilipino, na iba lamang yung spelling. Pero pag bigkas, ganun pa din. Diba? Nakita nyo? Yung lumpia. Ang lumpia pala galing sa Chino. So, ganun pa rin pag bigkas. Ay, Chino. Mga Chinese. Chinese. Okay. Ang paliwatig ay ginagamit upang malaman ang kahulugan ng isang salita. Ang paggamit ng mga palatandaang nagbibigay ng kahulugan ang nagsisilbing gabay kung mas higit na maunawaan ang salita. So, tandaan niyo yung mga salitang hiram, ha? Okay, next. Ito naman. Pagbili ng tamang bye-bye. Si Bilyes. Gamit ko lang si Bilyes. So, ito, gawain 2.2, pipiliin niyo lamang kung alin ang tamang bye-bye sa Philippines. Okay, piliin at i-click ang nagpapakita ng tamang bye-bye sa Pilipino ng mga salitang hiram na nakasulat sa bawat bilang. So ito, i-check nyo lang. Okay, limawa, control. So anong tamang sagot dito? Control? Control? Control. B! B! Okay, B! B! Yan. Next, leader. O, leather. Leader. 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 So, titingnan nyo lamang yung tamang bye-bye. Okay, so, ganyan lamang. So, hindi ko natatapusin. Kayo natatapos, ha? Okay, next, paggamit sa pangusap at pagbabaybay ng salitang hiram. Hanggang apat lang naman yung gawain nyo sa Pilipino, kaya mabilis na lang, di ba? Hindi na kayo mahihirapan. Okay. Ayan. Tukuyin ang salitang hiram sa pangungusap. At baybayin ito sa Pilipino. Ayan. Sabi nyo yan. Ginamit ko ang aking cellphone. Ilalagay nyo lamang dito yung inyong sagot. So, ano ang salitang hiram na ginamit sa pangusap? Cellphone. Ganun lang yung gagawin nyo, ha? Yan, ganun lang, ha? The next, yan. Ang aking natutunan. So, dali lang. Apat lang yung gagawin nyo sa Filipino. Di ba, mabilis lang? Ang hiram na salita ay mga salitang bahagi ng wikang Pilipino na hiniram sa wikang Dayuhan. Katulad lamang ng Ingles, Kastila at iba pa. Yan. Maaaring panatilihin ang orihinal na baybay ng salitang hiram tulad ng bacon, hotdog at french fries. Okay, tingnan nyo nga yung spelling ng french fries. Diba? Kanina sinabi ko, i-chat nyo. Tingnan nyo nga kung tama kayo. Tama. Tama po. Oh, yan ang spelling ng french fries. Tama. Sa reflection,
Yan, dito nyo lang gagawin. Lagi, meron ang sagot, oh. Alas na sila. Meron mga sagot. Yung ko pa nga lang in-introduce. Meron na. Okay, add a new discussion topic. Gaya ng sinabi ko, sa subject, ilalagay ang pangalan at saka ang section. Kuha ba? So, yan lamang. Opo. Okay, so yan lang ating aralin sa Filipino. Madali lang, di ba? Salitang hiram lang ba na palagi nyo namang ginagamit yan? Opo. Yan. So, mag-